Mary Queen of Apostles, muntik masuspend dahil hindi nag-report ng tatlong buwan. Para sa karagdagang kalaman, nandito si Ramon Angino, mga bulldog. Pasok! Oh, yun ay isa, ayusin niya, ayusin niya. On air na ba yan? Sige, sige. At ito naman po si Aray Magabuldog alias Jake Cuenca. At pakakamanayin ko na po si Ginoong James Yabon para sa ulat report. Ginoong James Yabon, bakit di po kayo nakapag-report nung last 3 months ng Curia? Bali, humingi po ako ng paumanhin dun sa Curia dahil hindi po kami nakapag-report ng tatlong buwan. Bali, ngayon po ay nag-aanda na kami para makabawi sa Curia at sana ma-enjoy nila yung pinaghirapan natin at makabawi kami dun sa tatlong buwan na hindi namin pagkaka-report. Maraming salamat, mga bulldog. Teka lang, may huling po akong katanungan. Ano ba sasabi nyo kay Ate Fia? Bala si Ate Fia, supportive naman niya sa process eh. At hindi kami isususpend yan kasi may report na kami. Yun. Si Fia! At back to you, Darwin De Leche! Saan na yun? Charles, saan na yun? Boys! Huh? Darwin De Leche, nandito ako! Ngayon, sa ating ulat ka naman! Sino ang hindi pwedeng mapangasawa ni Mark Logan? Hindi nyo alam, si Beth Tamayo! Bakit? Kayo na ang bahala kumisip noon! Ngayon, para sa ating susunod na nagiinit na balita, Mary Queen of Apostles, nalulugi na daw! Para sa karagdagang kalaman, nandito ang anak ni Mark Logan at Beth na... pasok! Topsy Logan! Magandang hapon, Curia members. At alam niyo ba, na ang bulaklak nito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas? At isa pa, sa San Felipe lang ito mabibili. Tamang-tamang bulaklak sa ating altar na matutuwa si Mama Mary. At ang mucus nito ay nangangapoison. Subukan niyo pa. At alam niyo ba na ang Pilipinas ay may utang na 3.96 trillion pesos in domestic debt and 1.79 trillion in foreign debt for this year's proposed... Yun, tsaka na yun. Punta na lang kayo dito sa kaalamang basura. At para sa mayroon ng apostles, meron kaming 1,891.25 cents na pera sa aming kabad. At meron namang 1,705 pesos na nagastos. Kasama doon ang bulaklak, kandila, posporo, at pang-bar ni Francis. Hindi, joke lang. At balik, at back to you, Darwin De Leche! Maraming salamat, Darwin De Leche. Ngayon naman ay nandito tayo sa Archdiocese and Shrine of the Divine Mercy para kapanayamin ang tatlo sa mga miyembro ng Mary Queen of Apostles. Tatanong natin sa kanila kung ano mga naging problema ng kanilang presidium. Sisimulan natin kay Ginoong R.A. Bagabaldo na siya namang magsasalisay sa atin ng problema tungkol sa kanilang paggamitan. Brother R.A.? Ngayon, maraming problema sa mundo na kinakaharap ng sambayanang Pilipino at mga sambayanang Busko. Isa na dyan ang umaatikabong problem solving ni Serbong Soriano. Sa Calcus, napakahirap. Pero dito sa Pinopoposos, may problema kami tungkol sa pinansyal. Dahil nananakawan po kami ng aming mga pera, ang SBC kasi yung cabinet na pinilagay dyan ay may isang susi na kasya sa lahat. Magic key. Diba? Sa lumi, ganun. Tapos, sige, tuloy mo. Ayun, di simula nun. Kasi nag-iwan ako ng SBC kasi di ba nga, tuwala ako na maprotektado okay, siya. Okay. Tapos mabigat pa yung bariya. Kaya nalang iniiwan ko dun. Tapos, nagulat na lamang ako dahil nauubos ang aming bariya unti-unti. Di ko alam kung sino ang kumukuha.
na siya naman pinag, yun naman ang pinagpambili namin ng tandila, bulaklak, pero isa talaga ang trahedya. At ngayon po, no? Tama na. Umingi po ko ng tulong kay Ate Loren. Tama na. Okay, maraming salamat, Ari. At ngayon naman, ang kanilang Vice President, si Mr. Darwin D. Guzman, ang magsasayay-say ang kanilang problema tungkol sa mga attendance ng kanilang membro. Brother Darwin? Bilang Vice Presidente. Kasi naman eh, tumatawa kayong dalawa eh. Ha? Yan! Tama na, sige. Okay lang. Bilang Vice Presidente. Hirap na ako mag-check eh! Please lang! Ha? Hindi kasi umatin yung mga members namin! Puro A! Or AB! Ano ba yan? Paano ko masasolusyonan yan? Kung na lang gagawin ko! Yun lang ang problema namin. Maraming salamat. So, si RA ay nagkakaproblema dahil sa pagkawala ng mga gamit, si Brother Darwin naman ay nagkakaproblema dahil sa hindi pag-attend ng mga miyembro dahil sa kanilang mga family at friends na affair, pati sa school, okay? So, ngayon sa ating ulit pang kapatid, si Brother JC Garyantos na siya naman napaka-formal at nagpa-practice pa, minugod lang namin. Brother JC, ano masasabi mo tungkol sa Married Men of Apostles? Kasi yung problema, yung mga minutes ng mga previous meeting, hindi naayos. Tapos yung mga kailangan ng sulat, mga hinihinging papeles na ang presidente, yung senator, yung bibigay. Tapos yung pag mag-sharing, wala masyadong maayos na nakikinig. Hindi nakikinig yung mga, parang nakikinig members kasi puro usap na, mag-uusap ng ibang bagay. Hindi na parang na yung meeting na maayos. Kaya parang hindi maayos yung meeting. Okay, maraming salamat, Ginoong JC Gargantos. Ayun po ang mga naging problema ng Merry Queen of Apostles. At isa lang po ang masasabi ko. Isa lang ang problema ang hindi malulutas. How can you solve the problem if the problem is your face? Sige nga, paano? And she shines just like a star, and I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here, I still hear her loud and clear, like she's right there in